Pilipino kilala sa pagiging likas na madiskarte. Kaya ang ilang gurot mga estudyante, recycled materials na lang ang ginamit bilang Christmas decor para bawas gastos. May report si Tina Panganiban Perez. Sa para lang ito sa Tayog, Pangasinan, bawal bumili ng mga dekorasyong pampasko ang mga estudyante. Kaya para mapalamutian ang kanilang mga classroom, nag-recycle sila at gumawa ng sariling parol. Ang isang ito, ilagyan pa ng ilaw sa loob. Siyempre, original. Kasi ngayon lang kami nagkakaroon ng Christmas lantern na talagang made of waste materials. Gimmick ng mga guro at estudyante sa Malang, North Cotabato. Ang napili naman nilang i-recycle, balat ng mais. Imbis na sunugin, ginawang hugis pansetya ang natuyong balat. Gagawin daw nila itong Christmas tree para isali sa Adopt-a-Tree contest ng lokal na pamahalaan. Tinala, batik at amakan naman ang ginamit na palamuti sa tatlong naglalakihang Christmas tree na ito sa Davao City. Alinsunod daw ito sa konseptong Colors of the South. We have decided to veer away from the usual Western way of decorating our Christmas activities in the hotel. Instead, we wanted to pay homage to Mindanao. And what is Mindanao all about? Mindanao is all about colors, various colors. Ang mga ginawang Christmas ball na nakasabit sa mga puno, binibili ng mga donor. Mapupunta sa mga cancer patient ng House of Hope ang pondong malilikop. Buhay na buhay rin ang Christmas spirit sa dami ng mga ilaw na nakapalibot sa Kapitolyo ng South Cotabato. May mga nakahilerang Christmas tree sa daan. Pero ang pinakaagaw pansin sa lahat, ang higanteng belen at parol sa harap ng gusali. Marami raw ang namamasyal dito, lalo na tuwing gabi. Nakakapawi raw kasi ng pagod ang maningning na kapaligiran, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. Tina Panganiban Perez, GMA News.